Tumayo na po tayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Panginoong Diyos, Ama na makapangyarihan po sa lahat, buong kagalakang hinahandugan ka po namin ng maraming pasasalamat bilang pagtanaw ng napakalaking utang na loob sa mga biyaya na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Nakakatawid po kami, Ama, sa araw-araw ng aming buhay. Inililigtas sa mga sakuna at panganib, sa mga karamdamang dinaranas, ay kami po ay iyong ibinangon. At ngayon amin ka pong sinasamba, niluluwalhati ang iyo pong dakilang pangalan, Yahuwa. Amin pong hinihingi, Ama, na kami po ay muling patawarin sa aming mga kasalanan sa iyo. Bagamat kami ay isinama at pinili mula sa iyong mga tinawag, isinama na sa napakakaunting labi, gayon pa may hindi pa rin kami nakakatugon sa kadapatang hinahanap mo po sa amin. Pakilinis mo pong ganap ang aming mga puso at pagindapating sa aming pagsamba sa iyo. Nakikisuyo po kami, Ama. Patuloy mo po kaming tanggapin. Huwag mo po kaming paaalisin sa iyong banal na harapan. Mahalin mo pa rin kami, Ama, lalo na sa panahong ito na halos kakaunting panahon na lamang ang ipaghihintay namin. Sumasampalataya po kami na napakalapit na ng pagdating ng Panginoong Yahusha upang kami ay makasama niya. Kung kami man ay tatna niyang nasa libingan, Ama, makasama sana kami sa mga unang bubuhaying maguli. At kung dadatnang kaming buhay, makabilang nawa sa hindi na magdaranas ng unang kamatayan. Sa halip ay sama-sama kaming sasalubong sa kanya sa alapaa at makapiling mo diyan sa langit. Yahuwa na aming Diyos, hinihiling po namin na pakitanggapin ang aming mga abuloy. Patuloy na makatulong sa gawaing pagpapalaganap at pagpapatibay sa iyong mga anak. Pakigabayan ang maghahayag ng iyong mga salita at maugnay kami palagi sa diwa ng Panginoong Yahusha. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusha na aming kapagligtas. Amen. Oh.
gaya ng ating paksa. Bakit magulo ang mundo sa kabila na nakararaming tao ang kumikilala at sumasamba sa Diyos? Ang totoo, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit may mga ateyo. Naalala natin tuloy ang mga argumento ng mga ateista na kung mayroon daw Diyos, hindi dapat magulo ang mundo. Wala dapat na naghihirap at walang mga karamdaman. Alam niyo, ginagalang ho natin ang opinyon ng mga hindi naniniwala sa pag-ira ng Diyos. Pero kailangan nating sabihin ng kanilang mga pangangatwiran tungkol dito ay bunga ng kawalang alam at pagiging sarado ang isip. Bilang mga Kristiyano, naiintindihan po natin na bagamat ang Diyos ay hindi nakatakdang ibig kong sabihin, naiintindihan natin na bagamat ang Diyos ay nasa ating panig, nasa ating piling, sapagkat pagbayan ng Diyos, nandoon ang pagkalinga ng Panginoon Diyos. Hindi ba? Siyang ating bantayo, siyang ating tagapagtanggol. Pero tatandaan po natin, ang tao ay hindi nakatakdang manatili dito sa mundo habang panahon. Kristiyano man o hindi, ang kamatay ay bahagi na po ng pagkatao natin. Merong katapusan po ang ating pag-iral sa lugar na ito. Pero hindi nangangahulugan na walang Diyos. Una, hindi mag-uumpisang umira lang anuman kung walang magpapairal po nito. Kahit sinong ateista, halimbawa, ay hindi tatanggap ng argumento na ang isang bagay tulad ng damit, sapatos, computer o kahit ano pa ay bigla na lang lumitaw nang walang gumagawa. Sa kabila noon, mga kapatid, ipinipilit po ng mga ateista na walang lumikha sa mga bagay na inabutan na natin tulad ng mundo. Inabot na natin yan ng mga unang tao, mga hayop at halaman na ipanganak tayo, meron na yan Kaya para sa mga ateista, walang lumalang yan. Walang Diyos. Magulo mundo Kung may Diyos, hindi dapat magulo. Ngayon, pangalawa, ang tinatawag nating universo o yung universe ay may mga batas na sinusundan. Isang halimbawa nito na naobserbahan po ng mga scientifico ay ang law of gravity. Di ba yung pagbagsak ng isang bagay dahil sa kanyang bigat? Di ba? At wala pa yata, aywan ko lang, kung mayroon pong force that go against the law of gravity. Eh siguro, yan na nga po ang tinatawag nating rapture. Ating pong ma-identify ang law of gravity. Pero bukod po sa pisika, physical, ay meron din itong batas na moral. Yung moral, ang mabuting ginagawa ng isang tao ay makakaapekto sa buong mundo. Totoo o hindi totoo, mga kapatid? Kung totoo ho yun. Ganun din, ang kasamaan ng isa ay perwisyo naman sa lahat yan. Ang sangkatauhan ay parang isang katauhan yan, isang katawan. Nakikinabang o napapahamak ang lahat ng bahagi sa kagagawa ng isa. O diba? Malikot ang kamay, nagnakaw, tumakas, nabarig, patay kang bata ka. Diba? Kung ang mundo ay may batas, ibig sabihin ay kumikilala ito ng pagkabalanse. Yung pagkabalanse, yung balance. Anumang paglabag po sa mga batas nito ay magdudulot ng pagkasira ng balancing ito. At ito ay nangangahulugan ng kaguluhan. Ang kaabahan ng mundo ay hindi ho ito patunay na walang Diyos. Sa kabaligtaran, ito'y patuloy na mayroong umiiral na batas ng bawat pasya ng tao, mabuti man o masama, may konsekwensya. At dahil dito'y alam natin, may isa na nagtakda ng mga batas na ito. Walang iba kundi ang Diyos na si Yahuwah.
ang pagiging galit, no? Galit ng iba. Merong ganyan eh. Matakaw, makasarili. Ang pagiging galit ng iba, nangangahulugan ng pagkagutom ng maraming tao. Ang masamang tao ay nagdudulot ng masamang epekto sa mundo. Hindi ibig sabihin po ay masasamang tao ang mga nagugutom, naghihirap, at nagkakasakit. Ibig sabihin lang ay may mga bahagi po ng isang katauhan na nagdadala ng ganitong sitwasyon sa marami. Sabi nga po sa kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Ang kasamaang nagaganap sa Ukraine, ibig sabihin ay doon nang nakakaapekto, nakakaapekto po yun sa buong mundo, di ho ba? Dahil dito, kaya walang sino man ang dapat magsabi na walang pakialaman, kanya-kanya tayo. Sa trabaho, halimbawa po, mayroong 5 empleyado ang hindi nagtatrabaho ng maayos at may 5 magtatrabaho naman o trabahador, tapat naman sila. Nananahimik lang po sila bagamat nakikita ho nila na yung 5 tamad, ayaw magtrabaho, gusto lang ng sweldo. Dahil sa 5 mandaraya ay nasira ang pangalan ng kumpanya at unti-unti itong bumabagsak, nauubos yung kliyente nila. Ang 5 nagkasala lang ba ang mawawala ng trabaho? O pati ang 5 matapat? Lahat sila. Kaya pag nagbawas ng dahil sa humina ng kumpanya eh. Dahil sa ang kanilang sigurong supply ay humina, dahil sa mga tamad na nga empleyado, nasushort sila sa kanilang production, eh pati yung masisipag na apektuhan. Di ho ba? Kaya mga kapatid, pati na yung 5 tapat na damay. Dahil ang una po'y gumawa ng masama eh. Habang ang ikalawang grupo naman ay nananahimik sa masamang nakikita. Pinababayaan, hindi yun nire-report. Kaya pati sila ay naapektuhan. Ganito din po ang pamilya. Ganito rin ang komunidad. Ganito rin ang lipunan. Ganyan din ang mundo. Ang kasama ng iba, samahan mo ng pananahimik ng mga nakakakita, isang malaking kalamidad po talaga para sa lahat. Ito'y totoo sa lahat ng bagay. Maging sa kahirapan, pagkakasakit, magulong relasyon, o kung ano-ano pa. Hindi na kailangan ng Diyos na parusahan ang mundo dahil pinarurusahan na nito ang sarili niya dahil sa mga taong nananahan sa mundo. Ganun pa man, mga kapatid. Hindi ang mga kaguluhan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sa halip, ay kung ano ang maiaambag po natin para sa ikabubuti po ng lahat. May panahon ng Diyos para sa paniningil sa mga taong nagpakalayaw sa kasamaan kapalit po ng pagkaapi ng iba. Kahit gaano pa kagulo ang mundo at kahit nagmistulang wala na itong pag-asa, ang mga Kristiyano'y dapat manatiling umaasa sa pag-ibig, pagkalinga, at katarungan ng Diyos. Ang bayan natin ay ang langit, mga kapatid. Hindi itong mundo. Nandito tayo para paghandaan ang langit at para tulungan ng iba na matikman ang langit dito pa lang sa lupa upang taulad natin ay magkaroon sila ng pag-aasam na makarating doon sa langit. Mga kapatid, sa kabila ng lahat ng mga ito, ano po ang dapat gawin natin na mga kabilang sa mga ibinukod ng Diyos, pinili ng Panginoon Diyos, isinama doon sa very small remnant of the daughter of Zion, ang isang matapat na paglilingkod. Ang isang paglilingkod na kailangang matagpuan sa atin ng Diyos. Ano po yan at paano? Unang talata po sa ating pag-aaral, ganito po ang ating mababasa sa first slide po. Pakinggan po natin, mga kapatid. Kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos.
Ayon po sa unang talatang binasa natin, ano ang ibig ng Diyos sa atin sa magulong mundong ito, bagamat marami ang kumikilala, bagamat marami rin ang sumasamba sa Panginoon Diyos, pero ang sabi ng Biblia ay maliwanag. Ang nagsasalita ay si Apostol Pablo, ang kanyang kausap ay ang mga unang Kristiyano. Ano ang kanyang pahayag? Magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Yan ba'y ating natutugunan? Yan ba'y ating pong nagagawa? Mahalaga po yan. Tatandaan po natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay laging nakatunghay sa lahat ng panahon ng ating pamumuhay, lalo na kapag tayo po ay sumasamba sa Diyos. Bakit? Mayroon bang mga hindi nakalulugod sa Diyos, bagamat naglilingkod din sa Diyos? Ang sabi diyan, huwag mong gagawin gayon sa Panginoon Diyos, sapagkat bawat karumal-dumal sa Panginoon na kanyang kinapuputan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. Aba, ito ibang panahon to, panahon to ng mga Israelita noon, sapagkat pati ng kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Bakit kailangan nakalulugod sa Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya? Eh sapagkat may paglilingkod na mali. Ano yun? Paglilingkod na hindi na nga ayon sa kalooban ng Diyos, e ba'y sa ibang Diyos pa? E paano nila ginagawa po yun? At ngayon ba, sa panahon natin, may gumagawa pa niya? Abay, isipin ninyo, nung panahon ng unang Kanaan, diyan sa dako ng Kanaan noon, ay meron silang paglilingkod. Pero kanino? Hindi sa tunay na Diyos. E kanino nga? Sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ano yun? Paglilingkod ng mga tao sa ibabaw ng mundo, pero sa maling paraan, hindi nakalulugod sa Diyos. Isipin ninyo, mga anak nilang babae, lalaki at babae, sinusunog nila sa apoy para ihandog sa kanilang mga Diyos. Eh ang Israel ay bayan ng Diyos noon. Diba? Eh saan nandoon ang Israel? Kung saan nandoon din ang mga taong naghahandog ng kanilang mga anak na sinusunog sa kanilang mga Diyos-Diyosan, hindi sa mundo rin, pero ang mga kaya sa Diyos o kaya huwa ang sabi, kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan, ibabawasan. Ang tamang paraang paglilingkod, yon ang ating dapat gawin. Walang dagdag, walang bawas. Kaya sa ating paglilingkod po sa Panginoon Diyos, kung ano lamang ang iniutos po niya, yun ang ating gagawin. No more, no less. Ngayon, tanong, sa panahon ba natin, ano ba yung Kanaan na yan? Yung ancient Canaan, ano ngayon yan? Canaan was the name of a large and prosperous ancient country, at times independent, at others a tributary to Egypt. Located in the Levant region of present day. Ano ngayon yung Kanaan sa present day? Lebanon, Syria, Jordan, and Israel. It was also known as Phoenicia. Ayan. Ang tanong natin, where human sacrifice are still taking place throughout the world today? Ang ating babasahin po ay July 4, 2015. Ilang taon ang nakararaan. Ang sabi rito, with more reports from Nigeria, Liberia, South Africa, Namibia, and Zimbabwe, there are fears human sacrifice is spreading. Child sacrifice is still practiced throughout the world, particularly in sub-Saharan Africa. Despite being banned by the African Charter on Human and People's Rights, isipin ninyo
hanggang sa panahon natin sa mga nabanggit na mga bansa sa South Africa, Namibia, Liberia, Zimbabwe, Nigeria, maging sa Sub-Saharan Africa, ay ginagawa pa rin ang child sacrifice ay still being practiced throughout the world in those particular places that we've mentioned, brothers. Bagaman yan ay ipinagbawal ng African Charter on Human and People's Rights, but then again, patuloy ho nilang ginagawa. Kaya magpahanggang ngayon, may gumagawa ng tinatawag child offering, child sacrifice to their false gods. Pero tayo, hindi tayo ganun. Kumarong tayong ilihahandog yung ating abuloy. Kaya mapapansin ninyo na kahit noong panahon una, kahit maling pagaraan ng paghahandog, naghahandog yung mga tao. Sa Kanaan, mga anak nilang inihahandog nila. Sa bayang Israel, eh yung kanilang mga unang bunga ng kanilang ani, ang kanilang mga pila, maging sa panahon natin ay nag-aabuli tayo sapagkat alam na Diyos na yung po ay mahalaga para sa Kanya. At ang sabi pa nga, huwag natin dadagdagan, huwag natin babawasan ang paraan ng pagsamba sa Diyos. Bakit po mahalaga po yun? Eto, next line. Sento on si Jesus ng awit. Ang pagkatakot sa Panginoon, yung tamang para ng pagsamba, oh, ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Bakit tama ang dapat nating paraan ng paglilingkod? Sapagkat yun ang paraan ng pagkatakot sa Panginoon eh. Gaano kahalaga ang ating kanunungang natatanggap sa Panginoon Diyos? Eh, pagka tayo may takot, una, magkakaroon tayo ng karunungan. Kaya yung fear, holy fear of God, ay doon nag-i-start ang ating pagtanggap ng karunungan. Di ho ba? Gaano kahalaga yung karunungan galing sa Panginoon Diyos? Ang may mabuting pagkaunawa o karunungan, ang lahat ng ito ay mga sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya, hindi natin dapat ipagtaka kung may mga ateo, kung may mga taong naglilingkod sa Diyos, pero sa ibang paraan, ano? Bakit? Eh sapagkat hindi sila tumanggap ng karunungan galing sa Ama eh. Eh kung tumanggap sana sila, eh sana ang kanilang nasusunod na paglilingkod yung naaayon sa utos ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Kaya ang sabi pa rin, ang kanyang kapurihan nananatili magpakailanman. Kaya hindi basta sumasamba, kailangan nating itanong. Kahit ang pagsamba ay parang napaka-solemne. Pero kung ang kanila namang sistema ng pagtanggap ng aral ay labis-labis. Kung hindi labis-labis, kulang-kulang. Di ba? Hindi pa rin nakalulugod sa Diyos yun eh. Di ho ba, mga kapatid? Kahit na bukod yung upuan ng lalaki sa upuan ng babae, isang ayon ako doon. Kaayusan yun eh. Pero kung ang tinuturo naman, ang ipinakakain naman sa kanila, hindi yung karunungan galing sa Diyos, aba, ay laso ng kaliluwa yun ah. Kung paano uminom ka ng isang container ng Clorox, ikaw mamatay mo eh. Eh ang kaliluwa natin mamamatay, kailan pagkang ating tinatanggap ay hindi yung karunungan na mula sa Panginoon Diyos. Kaya mahalaga ang pagkatakot. Pasimula ng karunungan yun eh. Di ho ba mga kapatid? Pagka may karunungang taglay tayo galing sa Panginoon Diyos, ano ibig sabihin po niya? O hindi ang ating gagawin ay tama. Kaya mahalaga nga po talaga sa ating mga pagsamba, nakikinig na mabuti. Habang nakikinig, sinusuri. Umaandar ang pag-iisip. Tama ba ito? Mali ba ito? Di ho ba? Pagkatapos, saka tayo sasampalataya. Pagkatapos ng pagsampalataya, nasa atin ngayon ang pagnanasa. Ano yung pagnanasa yun? Eh gagawin ko itong napakinggan ko. Susundin ko itong napakinggan ko. Ganyan ang tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Di ho ba mga kapatid? Bakit? Mayroon bang pagsamba? Bukod doon sa mga pagsamba ng mga taga-Kanaan noon, maging sa panahon natin ng ibang mga bansang, ang kanilang mga ino-offer, yung kanilang mga anak. Sa panahon natin, oh, bagamat ang babasahin ko, aklat ng lumang tipan, mayroon bang pagsambang hindi nakalulugod kay Yahuwah? Next slide po. Ito nakasulat. At sinabi ng Panginoon,
Yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapupurian ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. Ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Yun ang ang sinasabi natin kanina. May pagsamba ba noon maging ngayon na hindi nakalulugod sa Diyos? Meron. Ano sabi ng Diyos? Yamang ang bayang ito, ang kita niya, ay lumapit sa akin at at pinapupurian ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. Kaya yung iba, ang pagpupuri sa bunganga, sa labi, hindi natin sinasabing mali po yun. Tama po yun. Yung pag-aalin ng awit, tama po yun. Ang ating panalangin, tama po yun. Ngunit, bakit ayaw ng Diyos noong paraan na yun? Sapagkat ang kanilang puso'y malayo sa Diyos. Alam niya, ang Diyos hindi nakatingin sa panglabas na anyo. Ang Diyos, iba sa sistema ng tao. Ang tao nakatingin sa panglabas na anyo ng tao. Di ho ba? Ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, baka mayroon kang pinapabura, may papasok sa loob ng sinagoga ng kanyang damit ay sira-sira o ibig sabihin ay mahirap lang, eh sasabihin mo, diyan ka na lang sa tabi maupo. Pagka may pumasok, magarang kasuotan, may mga alahas, abay dito po kayo umupo. Ano lang ibig sabihin po nun? Eh ang paglilingkod na yun ay hindi galing sa puso ah. Saan yan? Eh panglabas na anyo. Kumbaga dyan sa binasa natin, pagpupuring ukol sa Panginoon Diyos, ngunit ang kanilang pagpupuring sa pamamagitan lang ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, pero ang kanilang puso'y malayo sa Diyos. Ayaw ng Diyos niyan. Ang ibig ng Diyos kung tayo sumasamba sa Kanya, ang ating puso'y kalahi sapagkat yun ang tinitignan ng Panginoon Diyos. Bagamat, mga kapatid, marami ang mga kumikilala sa Diyos sa panahon natin ito. Bagamat marami ang kumikilala at sumasamba sa Panginoon Diyos, ngunit ang nakararaming para ng sistema ng pagsambay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Labag na sa kalooban ng Diyos. Di, hindi mo lang inimbestigahan kung ang itinuturo sa kanila'y tama pa. Hindi mo lang itinatanong kung ang kanilang itinuturo sa kanila ng kanilang preacher ay aral pa ng Diyos. Basta't sila'y amin na lang ng amin. Basta't kami maligaya rito. Gusto ko rito. Maganda rito. Maganda samahan dito. Hindi po yun ang sistema na tinitingnan ng Diyos. Tama ba ang turo? Aral ko bang itinuturo? Kaalaman ko bang itinuturo? Yon ang ibig ng Ama na makita sa mga sumasamba sa Kanya. Mga kapatid, anong isa sa bahagi ng pagsambang totoong nakalulugod sa Ama? Next slide po. Sa unang Korinto, ano nga ito? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin ako, di naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa Espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. Isa yan sa mga bahagi ng pagsambang nakalulugod sa Ama, ang manalangin. Kaya bagamat tayo sa bahay-bahay, mga kapatid, bago sumapit ang ating pag-awit sa pagsamba, manalangin tayo ng personal. Lumapit tayo sa Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Personal tayo na makipag-usap sa Ama. Sabihin natin sa Kanyang ating personal na pangangailangan na maaari hindi nababanggit sa panahon ng pananalangin. Personal natin igaya ang ating sarili at ilapit natin sa Ama. Sa pag-awit natin, bagamat dalawang awit lamang bago po manalangin, isang awit bago magteksto, ang mga awit na isamahan natin ng gating mga puso, ang bawat letra na ating binabasa, atin pong ilakit dyan ang ating mga puso. Mga kapatid, paano marapat na pananalangin at paraan at marapat na pag-awit sa Panginoon Diyos? Pakinggan natin.
nakasulat dito, pagpasensya niyo na po, ako'y uminom ng tubig. Ganito po nakasulat. Nasa next slide. Huwag kang makabigla ng iyong bibig. At huwag kang magmadali, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Una yon, nananalangin ba tayo? O huwag magmamadali, huwag magpakabigla ang ating bibig, ang ating puso. Huwag magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, mag-iingat tayo sa ating pananalangin. Bagamat minsan tayo po'y nadudupilas, hindi natin nabibigtas ng maliwanag ang ating mga letra o salita. Siguro na may naunawaan ng Diyos yun. Wala namang kasing perfectong tao. Ang sabi kasi ng Biblia, sapagkat ang Diyos ay nasa langit, ito'y nasa lupa, kaya pakauntiin mo ang iyong mga salita. Ano pa? At sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didingdin sila. Huwag paulit-ulit. Dahil na ako'y Katoliko, nandiyan ang paulit-ulit. Sampung Ama namin, sampung Abaginoong Maria, nasa akala ko kung siya narito si Maria, baka tayo may pagagalitan noon. Isipin yung kababaeng tayo tatawagin natin Ginoo. Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sabi ko noon, kasi Katoliko ako noon eh. Abang Ginoo, hindi ko napansin yun. Feminine gender, dapat ginang eh. Diba? Ikaw nga ang tawagin, ikay lalaking-lalaki, tapos sasabihin kang ginang, matutuwa ka ba nun? Eh, paubukod sa paulit-ulit na, ay may pang-iinsulto pa eh. Sa Katoliko yun. Ito naman sa pag-awit. Kahit ang mga bagay na walang buhay, na nagsisitunog, maging plow, tao, alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ng mga tunog, paanong malalaman kung anong tinutugtog sa plow, tao, sa alpa? Kung sabi, pagdating sa pag-awit, mayroong mga nagsisitugtog, maging plauta, alpa, kundi bigyan ng pagkakaibang mga tunog. Kailangan mayroon pong variation ang ating mga inaawit. Di ba? Kailangan po ay mayroong variation yung ating awit. Para at maging maliwanag ang ating mga nota para huwag maging sintunado. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Di ba? Ang Diyos ay humirang ng mga kapatid po natin na siyang bubuo ng awit. Kaya nagtataka yung iba sa ating mga nakumpos na mga kapatid natin na awit. Ang tanong nila ay, napakarami umaawit. Ako, opo, marami hong umaawit yan. At saka ang ganda ng awit, ang himig, ang tulog, ang lyrics. Naawa ng Diyos po yan. Sumusunod lang sila sa mga nakasulat sa Biblia. Kahit ang mga bagay na walang buhay, ay na nagsisitunog, maging alpa, plauta, kundi bigyan ng pagkakaiba mga tunog. Paano malalaman kung anong tinutunog ng plauta sa alpa o sa alpa? Kaya mayroong variation eh. Tama ang pagkaka... ang hymns, ang lyrics niya, ang kanyang pagtaas, pagbaba, mayroong coordination, magandang pakinggan. Ikaw nga ang kantahan ng sintunado, ano sasabihin mo? Sabi nga nung Bisaya, kay tumigil ng pag-awit, masakit sa tinga. Sabi nung kapatid natin, huwag ka nang umawit, masakit sa tinga. Yang inaawit mo. Bakit? Sintunado eh. Diba? Kaya lalo sa Diyos, kaya ating pinaghahandaan yan, yung mga kapatid nating mga awit, talagang pinaplano po yan. Sinusuri ang mga lyrics, ang hinig, kung ang lyrics ay biblical at ayon sa kalooban ng Diyos, di ba? At ang hinig ay maganda, kung maganda sa ating pakinig.
tayo tao lang, di lalo sa Diyos. Di ba? Sana patindapatin na Diyos yung mga awit natin sa kanyang panalangin. Ano ang inuobliga ng Diyos na hanapin? At itong hinahanap niya sa mga lingkod niya tuwing sumasamba. Ito po, pakinggan po natin sa Salmo. Ito. Ibigay niyo sa Panginoon ang kalwalatiyang marapat sa kanyang pangalan. Nakita niyo pong punto yan. Dapat meron tayong maintindihan kaagad yan. Ibigay. Kaya masamang hindi tayo sumasambi. Ibigay. Ibig sabihin, gawin. Ipagkaloob ang para sa Diyos. Anong para sa Diyos? Ang pagsamba. Huwag nating pababayaan yan. At mamaya, babasahin natin ang talatang yan. Oh, paano yon? Kaluwalhatian. Marapat sa kanyang pangalan. Ano sabi? Inyong sambay ng Panginoon sa ganda ng kabanalan. Kagandahan ng kabanalan. Kanyang pagsamba. Ibigay natin sa Diyos yan. Para sa Diyos yan eh. Hindi ho ba? Kung ibinibigay sa atin ng Diyos ang paghinga. Hindi naman natin sinasabi sa ating baga, mag-function ka para makahinga pa ako. Puso, tumibo ka para ako'y mabuhay pa. Hoy, katawan ko, huwag kang bangungutin, baka ako'y mamatay. Sino ang may gawa ng lahat ng yan? Di ba Diyos? Ang problema sa iba, ibinibigay sa atin ng Diyos ang ating kailangan, ang ating hinihingi, pero yung hinihingi ng Diyos, ayaw naman natin ibigay sa Kanya. At kung ating mang ibinibigay sa Kanya, naiinip pa sa pagsamba. Eh, huwag naman po, mga kapatid. Kailangan po ibigay natin ang para sa Diyos. Sa ibang sari ng Biblia, ang sabi rito sa Psalms 29:2, I'll just read this in the Revised Standard Version, it says, ascribe to Yahuwah the glory of His name. That is why we know the name of Yahuwah and God permits us to know His name. His name is Yahuwah. How could we praise the name of God if we don't know in the first place the name of Yahuwah? Right? We need to understand and discern the different name of God. Maraming titulo ng Diyos. Oh, Jireh, diba? Raja, Raha, siyang ating high tower. Pero yun ay mga uri at mga karakter ng Panginoon Diyos. Pero amongst those many names that is being called to God, the name of God, His personal name, is Yahuwah. Yahuwah. Kailang alam natin po yan. Bagamat pinagtatawanan yan ng iba na sana'y sila'y mapatawad pa ng Diyos, pero sa ating sagradong pangalang yan. Yan ang ating niluluwalhati. Yan din ang nilalaman ng ating mga ng lyrics ng ating mga awit sa pagsamba sa Diyos. Yan din ang mga pangalang binabanggit natin o pangalang binabanggit natin sa ating panalangin, Yahuwah. Ano ang sabi? Ascribe to Yahuwah the glory of His name. Worship Yahuwah in His holy array. Ano yung holy array? Angkop na kasuotan. Yung kasuotan natin ay angkop sa pagsamba sa Diyos. Yung pinakamaganda suot natin. Bakit? Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos natin ay dapat natin parangalan. Ang sabi nga po, mga kapatid, ay sabi, kung ikay gumagalang sa isang tao, makikita yon sa iyong kasuotan. Diba? Pupunta ka sa bahay ng senador, magsusuot ka ba? Eh marami ka namang maisusot. Magsusuot ka ba ng punit-punit, ng damit na t-shirt? Eh baka ikay mangutang pa at ikay bibili ng magandang bakit? Damit at pantalon at sapatos. Eh pupunta ka sa senado eh. O harap ka sa presidente. Eh yung tao lang yun eh. Diba? Ang titulo, presidente, senador, dapat igalang. Pero tao din yung katulad natin eh. Di ba? Eh ba't yun kapag tayo ay pupunta sa lugar na kinalalagyan ng mga taong mararangal na sumusunod tayo ng maayos, eh di lalo sa Diyos. Di ba mga kapatid? Eh alam namin yan ang ginagawa ho ninyo. Ang Diyos po ang ating pinaglilingkuran. So nakikita ng Ama kung paano natin siya pinatrato. Hindi naman ito pakitang tao. Kaya ako sa kwarto lang ako eh. Ako lang mag-isa rito. Oh, di ba? So nakikita lang Diyos ang kagayakan ko. Oh, di ba? Kaya maging kayo po o tayo, alam naman natin ang dapat nating gawin. Ito na may paalaala lang sapagkat ang mundo ay talagang malapit na sa kawakasan niya. Eh kailangan makarating man lang tayo kung hindi man sa perfection. Kahit na makakamaging 99 man lang o 95% sa 100% na paraan ng pagsamba niya sa Diyos ay magawa po natin.
Oh, ano pa ang mga para pagsamba, bahagi ng pagsamba na ito po ay may kinalaman sa ating paggalang sa ating Diyos. Ito, next slide po, ganito nakasulat. Ano nga ito mga kapatid? Pagkakayo na nagkakatipon, tayo bahay-bahay, nagkakatipon sa isang diwa, ngunit kung darating ang panahon at ipagkakalog ng Ama na tayo po ay magsasama-sama ng pisikal, alam ko sa 27 ng July o 28, mayroong pagsasama-sama diyan sa bandang California, sumama kayo! Pagtitipon una, pagsamba yun eh. Di ho ba? Eh, ang magkakapatid, nagkakatipon talaga. Kaya nga sabi ho dito eh, ano nga ito mga kapatid? Pagkain na nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, pagsamba po ito. May isang aral, may isang pahayag, may wita, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Sa English, ang sabi, so brothers and sisters, what should you do? When you meet together, one person has a song, another has a teaching, and another has a new truth from God. One person speaks in a different language, and another interprets that language. The purpose of whatever you do should be to help everyone grow stronger in faith. Kaya anong hinahanap pa ng Diyos? Bahagi ng ating pagsamba sa Kanya na nakalulugod sa Kanya. Eh kapag kayo, ginawa po natin. May awit, galing sa puso, may aral na sinusuri at tama ang aral, may pahayag, kaya mayroon tayong may mga wika. Di ba? Gumagamit tayo ng iba't ibang lingwahe, kahit pa konti-konti, ano yung ang etymology ng isang word na ito, saan ang galing at anong kahulugan, ano sa Grego ito, ano sa Hebreo ito, mga wika. Pero may isang pagpapaliwanag din naman yan. Di ba? Ayan ang ginagawa ko natin. Kaya paano natin magagawa ito kung ang gagawin natin po ay solo ka na lang? Ako, basta mananalangin sa Diyos, aakit po ako doon sa bubong sa mataas na bahagi ng bahay ko at ako'y nakatingin sa langit at ako'y mananalangin sa Diyos. Eh, hindi mo yan ang pagkakatipong sinasabi ng Biblia. Kailangan may awit, may aral, may pahayag, may wika, may pagpapaliwanag. Ano yan? Yan po ang kabuuan ng ating pagsamba. Yan ang huwag natin kaliligtaan. Oh, ang sabi, ano kahalaga yan? Ang sabi ng Biblia ay the purpose of whatever you do should be to help everyone grow stronger in faith. Yan ang purpose ng ating worship service, to encourage everyone to become active. Oh, lagi dapat ay functional tayo, matibay tayo, tumitibay tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang purpose ng pagsamba, mga kapatid. Kaya huwag nating pababayaan po yan. Bakit po mahalaga ang pagsamba? Na alam natin yung mga present truth, yung mga new truth, sabi ng Biblia. Pag binasa niyo sa English Revised Version, ang sabi roon ay, and another has a new truth from God. May bagong katotohanan mula sa Diyos. Hindi ibig sabihin bago sa sintidong. May bagong isinulat ang Diyos. Hindi. Matagal lang nasa Biblia. Kaya lang bago ba? Ngayon lang natin natuklasan. Kaya bago eh. Di ho ba? Hindi katulad sa ating pinanggalingan, paikot-ikot, recycle yung aral. Pamamahala, pasako. Puro ganun. Pag-abuloy, hagdugan, alingap sa mamamayan. Puro ganun. Binabahanan yung mga kapatid. Wala nang matirahan yung mga kapatid. Magbigay. O orpan. Ay paglingap. Sa Africa. O sige. Yon ang mga ginagawa rin sa iglesia na pinanggalingan natin. Pasakop! Ang hindi magpasakop sa pamamahala, masusumpa! Pasakop! 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 Ganun na lang po yun doon. Nawala na ang Diyos eh. Imbis na magpasakop sa Diyos, pasakop kay Yahusha, pasakop kay Yahuwa, nawala na yon. Pasakop sa pamamahala! Pamamahala! Puro pamamahala! Hindi namamalayan ng mga nandoon ng kanilang pagsamba ay lihis na sa tao na. Parang katulad na ng mga pagsamba noon ng mga taga-Kanaan na pagkalakit na paghahamdog ng kanilang mga anak sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan, hindi ng ributo. Ang Diyos-Diyosan, kahit tao. Kapag ka ating pagtrato sa kanya, para na siyang, ang tinig niya, parang tinig na ng Diyos, idolatry na yan, pagsamba na sa Diyos-Diyosan yan. Hindi naman mamalayan yan ang ating mga kasama dyan sa Iglesia ni Kristo.
ng kanilang binabanggit na ama, Jesus, sabi nila ron, hindi na, ang aming focus ay nandun na sa pamamahala sa isang tao, hindi nila namamalayan yon. Bakit? Kasi may kapilya sila eh. Ang nakikita nila yung mga pag-awit, yung mga processional, nang sabi, bawal ang prosesyon. Pero pagka Thanksgiving nila, may processional. Prosesyon din yun lang. Akala ko ba, bawal ang prosesyon? But may prosesyon, in English nyo lang eh. Hindi natin pinupuna para sila pasamain ang loob nila sa atin, no? Pasamain at magalit. No, hindi ho. Ang ating tinatalakay rito, katotohanan eh. Kaya, mga kapatid, napakasera ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Kaya, ang sistema ng pagsamba, simple, ang ginagawa nila, pinagaganda para magiging, ano, tawag doon, theatrical. Pag sinabing theatrical, aba, napapantasize yung mga tao eh. Di ba? Ganda o. Ganda ng sistema. May mga processional pa sila o. Palakad-lakad yung mga mga-awit. Ayun. O di ba? Hangang-hanga o. Saka ang ganda dito, talang disiplinado. Ibang-iba talaga rito. Sabi nila. Yun lang nakikita ninyo. Pero gaya nga ng ating napag-aralan sa nakaraang pagsamba, para lang ang wikang nitso, pininturahan ng puti. Sa panglabas ninyo, akala mo malinis, pero sa loob ay puro kalansay at mga maruruming bagay. Alam nyo, mga kapatid, mahalaga talaga yung tama. Pagkatama, eh, ramdam natin na ang ating kalooban ay magaan, di ba? Alam natin kasi tama ginagawa natin. Bakit mahalaga? Yung katotohanan na ating pong tinatanggap tuwing pagsamba, eto mahalaga. Pakinggan po natin. Next time po. Corinto 1, eto. Sundin yung pag-ibig. Gayun may maningas ninyong pakalasay na mga kaloob na ayon sa Espiritu, yun ngang kaloob, aral na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na kayo mga makapanghula. Ayun. Yung nasa maningas ninyong pakalasay na mga kaloob na ayon sa Espiritu. Kaya pagkapagsamba natin, pakalasay natin, i-desire natin yung katotohanan, kaloob ng Espiritu yun eh. Di ba? Sapagkat kung ano yung ating tinanggap na aral, yun ang ating sasabihin eh. Yun ang ating maging paraan ng pamumuhay. Di ho ba? Ang tinanggap natin sa loob ng ating puso, sa mga aral na ating pinag-aaralan, yun ang ating ibubuhay eh. Di ba? Kaya nga, ang mga tao ay nagsasabi, eh anong klaseng taong mga ito? Eh ang babait nila. Nagre-reflect sa panglabas nating paraan ng pamumuhay kung anong tinanggap nating aral. Kung ang tinanggap nating aral ay aral ng Panginoon Diyos, ang lalabas ay pag-ibig sa kapwa. Di ho ba? Hindi tayo magiging judgmental. Hindi tayo magsasalita. Hindi kayo ligtas sapagkat hindi namin kasama kayo rito. Dapat kasama namin kayo rito para kayo maligtas. Pag hindi kayo kasama rito, hindi kayo maliligtas. Kaya mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, mahalagang pakanasain natin yung kaloob na espiritual, yung ayos sa espiritu. Pakinggan mabuti, unawain mabuti, para ang ating paraan ng paglilingkod ay maging ayos sa kalooban ng Ama. Saan natin malimit tanggapin yung katotohanan yan? Eto, pakinggan natin. 25 next slide. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. Ito na nga yung ating pagsambang virtual sa kanya-kanyang tahanan. Diyos lang ang nakakakita. Wala ritong pakitang tao. Hindi katulad ng pagsamba doon. Kailang magarang iyong sasakyan, magarang iyong kasuotan, at minsan pagpapasok kapag uupo, palagang para kang Miss Universe yung iba. Nakikita ko rito sa Jacksonville. O, sasamba sila. Talagang may mga alakad nila paibay-ibay na parang beauty pageant eh. Diba? Na naka-display yung mga alahas na at mga, kung hindi masama po yun, no? Baka isipin nyo masama po yun. Okay po yun, pero iba na talagang nakikita natin. Pag-garbo na lang, ipakitang tao na lang.
ako mismo makakapagsabi. Hindi po ako judgmental, pero ako'y taong may madidiscern po natin kung anong paraan ng pagsamba ng taong yun. Di ho ba? Kapagkat ang sabi nga, ang bibig ay nagsasalita galing sa puso, eh ang katawa'y kumikilos galing din sa puso. Di ba? Pero alam nyo, mga kapatid, ang pagsamba na yan, pagtitipon natin gaya nito, ay huwag natin pababayaan po ito. Lalo na nga kung inyong namamalas na nalalapit na araw. Kaya yung ating Bible study na doon ay ating tinalakay, ang paglindol, 2023 lang. Isipin nyo mga lindol ay umabot sa almost 130 na mga paglindol sa buong mundo. Grabe na talaga. At ang tagutom, hindi lang po yung siyam na bansa na kilalang biktima ng tagutom na nabanggit po natin, kasama na Somalia, South Sudan, Sudan. Kaya may marami pang mga madadagdag na mga bansa na kabilang sa tagutom na nagugutom at namamatay sa gutom ang mga mamamaya nila. Bukod pa yung mga natural calamities na yan, yung mga pagbaha na alam naman natin, alam ko na nagbabasa naman po tayo, nagaganap dito sa Morocco, kung saan sang lugar, sa Amerika, sa China, sa Japan. Sipin ninyo mga pagbaha na yan. At saka yung major, yung major wars, yung mga war ngayon na nagaganap, akala ba nyo yung Ukraine lang at saka Israel? Hindi. Marami pang mga bansang involved sa civil war, sa mga iba't ibang digmaan, sa iba't ibang karatig bansa nila. Eh ang sabi ng Panginoong Yahushua, pag nakita nyo ang lahat ng mga bagay na ito, malapit na ang kanyang pagdating. Kaya anong sabi, lalo na kung inyong namamalas, nalalapit ng araw ng pagparito ng ating Panginoong Yahushua, una para sa atin, yung rapture, eh lalo nating pagtalaga ng pagtitipon. Bakit? Sapagkat yung ating sinasadya, ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Tuwing pagsambay, may nakalambiyaya. Ano yon? Yung katotohanan. Ano ang halaga nun? Yun ang magdadala sa atin papalapit sa Diyos. Hindi lamang pagdating ng araw ng kadakilaan ng pagkakahayag ng ating Panginoong Yahushua, kundi maging sa buhay niya ito, may pagpapalang inilala ng Ama. Pero ang pagpapalang higit yung kapatawaran ng kasalanan. Di ho ba? Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ibig sabihin, sana yung napatawad tayo at lumapit tayo dun sa Diyos, sa barang ng ating pagdalo sa pagsamba, kanya-kanyang tahanan. Di ho ba? Hindi pa ba natin mapahahalagaan po yan? Eh nandun ang kapatawaran ng kasalanan. Di ho ba? Kaya pagka ating natanggap ang katotohanan, ano ang inaasahan ng Ama? Pakinggan po natin ito. Next slide po. Ito. Kaya at ihiwalay niyong lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim. Ang para ng pagtatanim pangangaral ngayon, itinatanim sa isip natin ngayon, no? Ha? Na makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Yan, mahalaga po ang ating tinatanggap na aral. Makapagliligtas sa ating mga kaluluwa. Ano pa sabi? Datapot maging tagatupad kayo ng salita. Ayun na. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Nakita niyo, tumingin ang sa sarili, sa salamin, pagkaraan ng ilang sandali, umalis, nakalimutan na sarili niya. Ganyan ang taong nakinig at hindi sumusunod sa aral. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, mahalagang pagsisiyasat. Kaya di ba, i-examine natin ang mga salita eh. Para ating maunawaan ang kautusan ng kalayaan at ang mananatiling dayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Nakita ninyo?
ang kahalagahan ng pakikinig at handang tukdi ng kanyang napakinggan. Siya po ay pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. Sino ang ayaw niyan? Gustong gusto natin ang pagpapala na mula sa Panginoon Diyos. Di po ba, mga kapatid? Kaya gawin po natin ang lahat ng ipinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Alam niyo, meron pong anim na mga o pitong bagay na ayaw ng Diyos sa tao. Alam niyo, pagka binasa natin sa English, there are seven things that God hates. According to Proverbs chapter 6, verses 16 down to 19, these six things Yahuwah hates. Indeed, seven are repulsive to Him. A proud look. A proud look. The attitude that makes one overestimate oneself and discount others. A lying tongue. A hands that shed innocent blood. Katulad sa Hamas. Ang ginawa ng Hamas na paglusob sa Israel ay nakasulat sa Biblia. A hands that shed innocent blood. Isipin niyo mga bata, mga sanggol pinapatay. Ayaw ng Diyos niyan. Galit na galit ang Diyos niyan. A heart that creates wicked plans. Yung pusong lumilikha at nagpaplano ng masama. Ayaw ng Diyos niyan. Yung mga premeditation. Murder. Premeditation. Robbery. Premeditation. Adultery or fornication. Mga nasa pinaplano yan eh. Ayaw ng Diyos niyan. Di ba? Faith that runs swiftly to evil. Yung ika'y mahilig gumawa ng masama. A false witness who brings out lies. Even half-truths. Yung witness na nagtistigo na hindi naman po tamang sa kanyang ititistigo o kaya nagtistigo pero hindi naman po ang katotohanan. Ayaw ng Diyos niyan. And one who spreads discord, rumors among brothers. Ayaw ng Diyos nun. Yung naglilumilikha ng pagkakababahagi sa magkakapatid. Ngayon, let us focus on this proud look. Ano ibig sabihin ng proud look? Ito, mayroon tayong reference next line. Ito, let's focus on that praise, a proud look. Ayon kay Harold S. Martin, ang sabi, pride is basically an exaggerated sense of self-esteem. Yung pride, hindi mapigil po yan. Sobrang pagtingin sa kanyang sarili. Sobra. Ano mang sobra ay hindi tama. Pride is putting ourselves on a pedestal above others. Yung ilagay ang sarili natin sa itaas, sa ibabaw ng lahat. Yan ang pride. Sana kung pride chicken, masarap kainin yan. Pero pride, bunga ng arrogantika. Ayan pa nga, pride is an arrogant, almost boastful, inflated opinion of one's own worth and ability. Sipin niyang pride ay kalyabangan. Ha? Talagang, sabi nga ay ang kanyang opinion ay mas mahalaga at importante kaysa sa iba. Pride takes many different forms. Ito ang mga iba't ibang forms ng pride. There is a pride of intellect. Ano ibig sabihin ng pride of intellect? Ang intellect ay kaalaman, karunungan. Mayroon palang ganyan, no? Pride of intellect. An arrogance that assumes one knows more than others. Ganyan ang mga ang tinatawag ng pride of intellect. Mayabang kang, ang sabi niya, ina-assume niya, lahat ang alam niya ay higit kaysa iba. Kaya nga, pride of intellect. We might excel in one area, maaaring tayo ay maging magaling sa isang bahagi ng karunungan, but all of us are just plain stupid in other areas of knowledge. Maaaring magaling tayo sa isang larangan ng karunungan, maaaring magaling ka sa matematika, pero tayo naman ay stupid o bobo-bobo pagdating po sa science o history. Pero yung mga tao, no, tipin niyo pride of intellect. Ito pa, pride, there is a pride of power, the passion to achieve, to dominate, and to give orders. Ayan ang dyan sa iglesia. Pride of power.
Diba? Ang aking mga nagawa, dahil sa aking kamagaling, kagalingan ko sa maikling panahon. Mga arugante. Diba? Kumpara sa mga nagdaang mga leader, ang nagawa ko dito, ibabay. At saka doon ka, dito ka. Yan. To give orders. Naging hari na siya. E ang sabi sa aklat ng Biblia, huwag kayong maghahari-harian sa pinangungunahan ninyo o pinangangalagaan ninyong iglesia. Huwag maghahari-harian. Do not give orders. Ihari ka, kaya nag-order ka. Pride of power yan. There is a pride of nation. The deification of one's national homeland, a false pride that results in racism and bigotry toward others. Ano naman ang pride of nation? Katulad ng ibang mga tao, ako'y sa bansang ganito. Itong bansang aking tinalakhan at tinubuan. Dito ako pinanganak. Kaya ang aking bansang ito'y iba kaysa bansa ng iba. Ito'y dakila. Panatiko ka. Pagka ganon. Pride of nation. O diba? May ganyang mga pride. There is a spiritual pride. Nako, ito delikado. The pride of those who glory in their own spiritual attainments. Hindi ba? Spiritual pride. Ang aking mga natin sa aking bahagi ng paglilingkod sa maikling panahon, sabi ko nga, ito, mga naordinanyo, ito, mga naipagawang kapilya, itong mga narating na mga basa, itong mga naging kaanib na iba't ibang mga ethnicity o lahi. Spiritual attainments, spiritual pride. Yan ang mga nagsasabing, if only everyone else in this church would be like we are or think like we do. Yan ang mga salita na sinasabi ng mga taong may spiritual pride kung silang bigay narito man lang sa atin at ginagawa ang ating ginagawa. Ngayon pa silang sinasabi, pag hindi namin kasama kayo rito, hindi kayo maliligtas. Dagat ang apoy kayo. Spiritual pride. Naging judgmental because of that pride. Ano pa? There is a pride of face. Nako, mayroon parang ganon. Oh, mayabang dahil sa mukha, pagmumukha. There is a pride of face. Unreasonable self-esteem connected with the way one appears on the outside. Guwapo ako. Ito'y samahan lang ng mga guwapo. Ito'y samahan lang ng magaganda. Pag pangit ka, hindi ka kasama rito. Abay, pride of face. Ang daming pride, mga kapatid. Hindi ho yan ang kailangan natin. Ayaw ng Diyos niyan. Ayaw ng Panginoon Diyos na tayo'y mapabilang sa mga tao na puro pride, pride, pride. Wala nang empatiya ang ganyang mga tao. Wala na silang simpatiya. Wala na silang iniisip kundi ang kanilang sarili sapagkat sila ay ika nga mahilig sa kanilang sarili, maka ako, maka kami, maka tayo, bahala na iba. Wala tayong pakialam sa kanila. Ang mundo ay wala na sa kalagayang matino. Konting-konting panahon na lang, madidinig natin ang trompeta na yan ang ating pinakahihintay. Yan ay signal na tayo ay kukunin na at para makasalubong sa Panginoon Yahushua sa langit. Diyan ang ating paghandaan, mga kapatid. Kaya hinihikay tayo sa araw na ito sa ating pagsamba. Ang pagsamba'y pahalagahan. Ang pag-uugaling mabuti ating gawin. Itaguyod po natin yan, mga kapatid. Ho? Anong ating damdamin? Na dapat nating mataglay tuwing tayo nagsasama-sama sa pagsamba. Pakinggan nyo sa mga ilang talata pa. Sa aklat ng Salmo, next slide, ganito nakasulat, O Diyos, ika'y Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawang ka ng aking kaluluwa. Pinananabitan ka ng aking laman. Sa isang tuyot uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy, tumingin ako sa iyo, sa santuwaryo, upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang iyong kagandang loob ay mainam kaysa buhay, pupurin ka ng aking mga labi. Sa gayoy pupurin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Ang kaluluwa ko'y matutuwa na gaya sa utak at taba. At ang bibig ko'y pupuri sa iyo ng masayang
mga labi. Mga kapatid, anong dapat maging damdamin natin tuwing tayo sumasamba? Una, taglay natin ang kauhawan sa pagsamba sa Diyos. Gaya ni David, kahit nagkasala, sinabi niya, O Diyos ko, hahanapin kitang maaga. Kinauuhawang ka ng aking kaluluwa. Pinananabigan ka ng aking lamang sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Nananabik ba tayo pag-araw ng Lunes pa lang ang ating pong isip ay nasa araw na ng mga pagsamba natin sa Diyos? Nananabik ba tayo kahit tayo personal na lumalapit sa Ama? Huwag natin pong katamaran ang paglapit sa Diyos, maging sa ating personal na paglapit sa Kanya. At ang sabi po, at ang bibig ko, sabi ni David, pupuri sa iyo ng masayang mga labi. Masaya ba tayo kapag tayo sumasamba sa Ama? Nagagalak ba ang puso natin pagka tayo sumasamba sa Ama? Ang Diyos na ating sinasamba ay karapat-dapat lang sa kapurihan sapagkat napakabuti niya. Napakabait ng Panginoon Diyos sapagkat gaya po natin sa ating mga nagdaang buhay, sabi nga, kung yon ang doon tayo hinatulan ng Ama, wala na tayo dito. Matagal na tayo namatay. Pero hindi. Meron siyang pinaglaanan pala sa atin. Para dito ay atin siyang mapuri ng tama. Para dito ay atin siyang maluwalhati ng ayon sa kalooban niya na kalulugod sa kanya. Mga kapatid, ano ngayon ang ating hihingin pa sa Ama? Sa tagpong ito ng ating panahon, maya-maya tapos ng taon ng 2023. Panibagong taon na naman. Nababago ang sabi nga numero, pero ang mundo'y pasama ng pasama. Ito ang dapat nating hingin. Next slide po. Ganitong ating matutunghayan. Ating basahin, dinggin mo ang aking daing o Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa wakas ng lupa'y tatawag ako sa iyo. Pagka nang lulupay-pay ang aking puso. Patnubayan mo po ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa akin. Sapagkat ikaw ay aking naging kalungan, matibay na muog sa kaaway. Ano pang dapat natin idalangin sa Ama? Sabihin natin sa Diyos, dinggin ng Ama ang ating daig. Pakinggan ang ating mga panalangin. Kapag tayo ay naglulupay-pay, sana siyang ating maging malaking bato. Siya ang ating magiging kalungan. Siya ang ating matibay na muog laban sa mga kumakaaway sa atin. Mga mahal na kapatid, dumarating ang panahon sa ating pumbuhay na minsan ay naghihina ang ating loob dahil na siguro sa iba't ibang dumarating sa ating buhay. Sa nang lulupay-pay tayo. Sabi nga, para tayong kandilang nauupos. Pero kapag tayo dumadalangin sa Ama, ya sabi natin, Ama, bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo po ako ng magaang maayos na paghingapan, kahinga-hingapan, para makapag-aral pa kami ng salita mo. Para kami makasamba pa sa iyo. Dagli, kagyap, dinidinig ng Diyos ang ating daing. Dumarating sa katawan natin yung biglang lakas na hindi dahil sa atin, kundi gawa ng Diyos yun para tayo makapanambahan pa. Para tayo makatawag pa sa Diyos. Danas natin yan sa maraming pagkakataon sa buhay natin. Ano ang garantiya ng Ama sa mga ganyang mga anak niya na sa Kanya lang umaasa, sa Kanya humihingi ng saklon? O ito, pakinggan po natin ang nakasulat dito sa Hermias.
atin pong basahin ito, mga mahal na kapatid. Next slide po. Ganito ang ating matutunghayan. At kayo'y magsisitawag sa akin. At kayo'y magsisiyaon. At magsisidalangin sa akin at aking didigit kayo. Sapagkat nalalaman ko mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling araw. Wakas, yan ho ang dapat po nating higin sa Ama. At yan ang gagawin ng Ama sa atin ay didinggin niya ang ating panalangin gagawin sa Kanya. Sabi ng Diyos, kay tatawag sa akin, kayo magsisiyaw at magsisidalangin sa akin, aking didinggin kayo. Yun ang napaka-importante. O sa panganahong ito, dahil sa ginawa nating paninindigan, pag tumawag tayo sa ating mga kamag-anak, di ayaw damputin ang telepono pag nakita ang ating numero. Pagka tayo po ay susulat sa kanila, walang sagot. Bakit? Dahil sa sila po ay pinagbawalang batiin tayo. Tingnan nyo ang ibinubunga ng maling aral. Binawasak ang pamilya. Pinag-aaway ang mga magkakapatid na nagmamahalan. Yan ang mga nangyayari pagka hindi tamang aral na ating tinanggap. Imbis na pag-ibig, hatred ang kanilang itinatanim sa kanilang miyembro. Pero sa atin, hindi. Ang ating isinusukli sa kanila, isama sila sa ating panalangin. Dumating sanang panahon na kung paano tayo nakaunawa sa tulong at awa ng Diyos. Sila man sana'y makaunawa. Sabi ng Diyos, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sapagkat sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, yan ang nasa isip natin, hindi tungkol sa kasamaan. Sabi pa ng Diyos, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Maaring gaya ng ating nadinig sa panalangin kanina, kung tayo may datnan ng kamatayan pagdating ng ating Panginoong Yahusha, makabilang tayo sa unang bubuhay paguli. Pero bago dumating yung huling wakas natin, taglay natin ang pag-asa. Anong pag-asa? Pag-asang galing sa Diyos na tayo makakasama sa mga biyaya na nakalaan sa mga malinindigan hanggang doon sa dulo ng kanyang paglalakbay. Hanggang sa kamatayan, mabaon natin ang pangalang Yahuwah. At kilalang-kilala natin ang pangalang Yahusha. At hanggang tayo ay abutin sanang buhay kong loloobin ng Ama na tayo makasalubong kay Yahusha sa alapaang taglay ang pag-asa ng kaligtasan. Sana mga mahal na kapatid, nananawagan sa atin ang Ama hanggang tayo may buhay at lakas. Tayo po na inaasahan niyang sumamba sa Kanya, huwag tayong magbago. Kailangan tayo lalong magpakasigla, lalo tayong maging malapit sa Ama at ang ating pong samahan ay lalong pagharian ng pag-ibigan, pagmamahalan at pagdadamayan sapagkat tayo sangkap ng isang kilusan, ang kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahusha. Maawa Diyos sa atin, sa mga may karamdaman, mga may problema, may mga hapis at kalumbayan sa buhay. Sa ating paglapit, tulungan nawa tayo ng Ama. Tumayo po kayo, mga mahal na kapatid, at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami. Habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga dakilang mga salita, masasabi namin talagang napakalapit mo sa amin. Hindi mo kami pinagtatampuhan. Hindi mo kami nilalayuan. Hindi ka po nagagalit sa amin. Bagamat nagkulang at nagkakasala kami. Pero dagli mo kami pinatatawad sapagkat alam mo hindi naman yun ang laman ng aming puso. Ang totoo, Ama, sa huling mga bahagi ng aming buhay, sapagkat walang kasiguruhan kung hanggang kailan kami mabubuhay, dumarating ang panahon na kami nang hihina. Bunga marahil ng iba't ibang mga
dahilan o maaaring dahil sa karamdaman. Halos inahihirapan ang iyong mga anak kumilos. Panginoon, pero pagka kami tumatawag sa iyo, hindi mo kami pinagkakaitan ng awa. Dagli mo kaming pinalalakas. Binibigyan mo pa kami ng buhay. Magpahaga ngayon para magamit pa namin sa banal na pagsamba, sa pagpupuri sa iyong pangalan. Maawa ka po sa mga anak mo. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Tuwing pagsamba, makita mo ang pag-aasam, ang pag-aalais na ikay aming mabigyan ng kaluguran. Oh, Diyos, narito ang mga anak mo. Sa aming mga tahanan, dalawin mo kami, Ama. Maging mga anak namin na hindi namin kasama. Maaaring dahil sa sila na sa ibang lugar nagtatrabaho o nagsisipag-aral. Ama, pakibantayan mo po sila. Huwag mo silang pababayaan. At kung kami bang Panginoon ay paghiwalayin ang kamatayan, ang maglalabit, makita mong naninindigan. Handang malindigan na naman ang magiging bunga nito hanggang sa kami po, Panginoon, ay iyong papayagan na kung buhay ay aabutan, kami po ay makakasalubong sa Panginoong Yahusha sa alapaam. Ama, dinggin mo po nga aming panalangin. Huwag mo kaming pagtatampuhan. Kaawaan mo po ang isang katauhan ng mundo. Marami pa po ang nangangailangan ng Ebanghelyo. Maawa ka sa mga kasama namin na nandun pa sa institusyon. Nandun pa ang mga anak namin iba. Nandun pa ang iba namin mga kamag-anak. Ama, na mahabain, tulungan mo po sila na sana'y makaunawa po sila, Ama, bago po mahuli ang lahat. Mahal namin sila, pero hanggang kailan lamang ang aming nagagawa, kundi ang manalangin sa iyo, sapagkat ikay pwedeng gumawa ng iba't ibang paraan para ang mga mahal namin sa buong kaibigan ay makaunawa din ang iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos ng awa. Palagi ka namin sasambahin. Ikaw ang aming paglilingkurahan. At sa iyo lamang kaming panig maninindigan. Ano man ang dumating sa aming buhay. Salamat po sa iyong awa. Ang lahat ay dalangin po namin sa pag-asang tinanggap mo na sa gala ng iyong anak, ang Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Yahusha, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwa at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo siya noong sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong ilang mga tagubilin po. I-share po natin ang ating pananampalataya sa iba sa magitan ng ating pag-imbita sa pagsamba. Nandiyan po ang ating Zoom number. 403-356-689 via Facebook Live po. You can also give your donations and offering sa Opir pa po dyan sa churchofyahusha.org, and you can share our website at www.churchofyahusha.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and also our videos. Our Bible study po ipatuloy na ating isasagawa sa yung 1,001 billion questions. Growing up Yahushians po ay ating pong subaybayan sa YouTube at Facebook, at patuloy nating ipinapanalangin ang lahat ng tao, mga leader ng mga bansa, para sa mapayapa pa nating paglalakbay sa buhay na ito na sumusunod sa kalooban ng Ama. Ano po? At isa pa po, bilang paalaala,
kung loloobin po ng Ama sa darating po na tuwing unang Sabado, tuwing unang ibig sabihin, unang tuwing unang Biyernes ng kada buwan, ano ho, ay meron pong meeting tayo, lahat ng gustong dumalo at sumama, ang ating pong number ay ibibigay sa inyo, ano, yung ating password at saka user na name. Yan ay tuwing Biyernes po ng unang linggo ng kada buwan. Kung buhay pa tayo, mga kapatid, sa loobin pa lang buhay pa tayo, sa December, first Friday ng December, meron po tayong meeting alas 9 po rito sa Eastern Time, sa Pacific Time ay alas 6 ng hapon sa kanila. Hanggang dyan po at tayo natatapos.